Pwede ba to sa buntis, yung dalawang product na ito? Pwede ba sa mga 13 years old and above? And kung ano yung mas maganda dito about sa first time user, ano yung mas maganda dito na unahin? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo na yung notification bell sa baba para ma-notify ka pag may new upload ako. For today's video, we are going to compare these two products from Her Skin, and ito yung Secret Glow and yung 7 Days. I have honest review about these two products, and kung gusto nyo mapanood yun, ayan, tapusin nyo muna itong video na ito, please, bago nyo panoorin yun. And ito sila, meron na din yung final result doon ng 7 Days. Kung gusto nyong malaman yung kung journey talaga yung ng paggamit ko nitong 7 Days and Secret Glow, you can follow me on TikTok. Ayan, pinupost ko lagi ito sa aking TikTok account. Everyday ako nagti-TikTok, and no smooth effect yun ha, ni TikTok. Natural yon, and makita nyo doon yung everyday na gamit ko nitong Secret Glow, and nakikita nyo yung everyday result na yung mga nagbabago, ganun. So, kung video na ito, pag-uusapan natin, syempre about these two products, kung ano yung mas magandang gamitin, kung sino yung pwedeng gumamit sa dalawang product na ito, kung pwede pa to sa buntis, yung dalawang product na ito, pwede ba sa mga 13 years old and above, kung ano yung mas maganda dito about sa first time user, ano yung mas maganda dito na unahin. So, let's start na. So, dito muna tayo sa first question. Ano yung pwedeng gamitin sa mga first time user or yung first time nagagamit pa lang ng mga products na Her Skin? As of now kasi, hindi ko pa nagamit yung Revita Glow, and hindi ko pa siya na-review sa inyo. First time ka mag-rejuve, dun ka kay Revita Glow. Pero kung pinagpipilian mo lang ay itong dalawang to, yung 7 Days and Secret Glow, marirecommend ko si Secret Glow muna bago kay 7 Days. Kasi si 7 Days po ay pwede sa mga nag-rejuve na before, and yung mga sanay na talaga sa rejuvenating set, sa mga side effects ng rejuvenating set. So, si Secret Glow ay pwede po ito sa mga gusto lang mag-skincare. Mga first time user, pwede mo tong gamitin. Kung wala ka naman chismis sa face mo, kung wala ka naman pimples, ganun. Kung gusto mo lang mag-glow yung face mo, dito ka kay Secret Glow. And si 7 Days, guys, hindi siya pwede sa first time user. Hindi siya pwede sa 13 years old. Pwede to sa 16 years old and above. And yung mga dati nang nag-rejuve, sabi ko nga kanina, kasi sa 7 Days po ay medyo mahabdi talaga siya sa face, and ma-achieve mo kasi talaga yung 7 Days na sinasabi dito, yung 7 Days result niya, ma-achieve mo talaga yon. Next naman, ano yung pwede sa mga buntis? Ito po ang pwede sa mga pregnant, guys, ay sa Secret Glow, kasi ito ay mild lang talaga, pwede siya sa lahat. And sa 7 Days po ay hindi, kasi meron matapang na sento. Ito sa Secret Glow yung pwede sa inyo. Next, about sa pimples naman, kung may pimples ka, ma-recommend ko si 7 Days. If gamit ka ng rejuvenating set before, and kung may pimples ka now, pwedeng-pwede mong gamitin si 7 Days. Just the process lang talaga kasi mahab dito. Next, pwede pong pagsabayin si 7 Days and Secret Glow. Hindi po siya pwedeng pagsabayin. Kung nag-rejuve ka na before, pwedeng muunahin si 7 Days. And after noon, sa Secret Glow, kasi ganun yung ginawa ko. And ganito na yung face ko now, guys. Sobrang love ko talaga yung face ko now. And last, itatanungin nyo ko ano yung mas gusto ko sa dalawang to. Pareho ko silang gusto, guys. Gustong-gusto ko to, nang-exfoliate ng face ko. And maintenance naman ay sa Secret Glow. Ayan, bet na bet ko tong dalawang to. Pero meron lang talaga na mga age, mga situation na hindi talaga pwedeng gamitin sa 7 Days. Pero para sa akin ay gustong-gusto ko talaga sa 7 Days and si Secret Glow. So hanggang dito na lang ang video na ito. Sana nasagot ko yung mga ibang katanungan nyo about these two products. And ayun, sana nag-enjoy din kayo sa panonood. And sana may natutunan na naman kayo today. And ayun, thank you for watching. Always pray and stay positive.